ko. Salamat kay sir. Thank you yan. What's up mga boss? Welcome back sa Incubator ng Masa. And for today's video, I will be answering some questions po ng ating customer. This would be a common question po, no? Doon po sa pag-incubate. And number one question po nila, tungkol po doon sa candling po ng itlog. So, gaano po ka-importante ang pag-candling ng itlog? Dito po na-identify natin kung sa pag-breeding po natin ay meron bang similya o wala. Marami kasing iba na natatakot po na ayaw nilang i-candle, baka daw masira. Hindi po. Pinapakita ko dun sa video ko, meron po akong video, yung second video ko dun na lininis ko pa nga eh. So, yun po, hindi po nakakasira, no? As long na hindi po nabilad yung itlog, hindi po kayo nag-overlap ng mga, para sa akin, mga 3 to 4 hours, walang problema po yun. Takpan nyo lang, gamit kayo ng flashlight, no? Ng cellphone para makita nyo kung merong laman or wala. Second question ni customer naman po tungkol po dun sa turning ng itlog. Sa manual incubator po, sa paniniwala ko po din, maganda po na 3 to 4 turns a day, pero kung busy kayo, twice lang po. And kailan po ba mag-stop yung turning po? 18 days. Huwag na nyo pong i-turn yan. Sa candling din po, mag-candle po kayo 10 tsaka 15 days. Pero early than that po, mas maganda. 7 days or 14 days. Mahirap na po yung sa manok yung 18 days. Pero kung sa ano yung medyo malaking birds po, like a turkey tsaka baby po, 10 days tsaka 18 days. Yan, maganda po dyan. So, connected po yung candling tsaka po yung turning po along the way. Pero yun po nga, kahit anong sundin yung video, pag pangit po yung priming nyo, expected po, below po kayo ng 80% talaga. Lalo na po talaga kung priming nyo na pitsi-pitsi lang yung bitin. So, I would recommend that you would follow the program. May program po yan. Tsaka meron po akong iiwan na link dyan. Pwede nyo i-download. Meron ding customer din na nilanggam daw yung incubator niya. So sa amin sa Bisaya pa, Alamigas. Normally po pag ganyan, nilaglagay po ako ng Miraculous Chalk for Insecticant, no? Yung para sa mga ano, mga insekto. Yun, inalagay ko po, chalk po yun, puti. Makabili kayo or pwede po kayo mag-inquire din sa poultry supply if meron silang alternative na ngayon, no? So, ganun po yun. Lahat po para sa akin, paggaling pa sa selection ng manok, dapat pinaka-healthy po piliin nyo. Namamana po nila pag week po yun, yung palahin nyo ay makikita nyo talaga na kahit mag-priming kayo, may makikita kayong may diferensya. Lalo na po yung medyo may edad na po na manok, no? Ako, napapakita ko ng video dyan na sa first batch ko, 7 out of 8. Doon sa ano ko, second batch ko, 13 out of 13. Pero yung isa doon, dinispose ko na kasi yung leeg niya, yung dito, weak po. Inborn po siya. Wala tayong magagawa doon kasi yung ibang kapatid niya okay naman po. Na-experience din po yan ng isa kong customer. And yung first batch niya napakaganda, walang problema. Yung second batch niya, doon niya nakita na iba hindi tumutuloy. Mayroong iba na hindi na-develop ng maayos. Sabi ko, balik ka sa priming. Maganda din doon sa ano, doon sa magma-marking sa ibabaw ng itlog, makikita po natin kung sino yung or nagpo-produce ng itlog na yon. Kaninong brood ka, kaninong brood hen sa manok panabong, o kaya po mayroong mga leg tie, wing band number po. Ganun po ka-importante yon. Pati po dun sa mga
TV, di ba? Meron silang lake tie para ma-monitor po kung sino yung nagbibigay po ng magandang palahi. Nagtanong din po ako kay Doc, Doc, kung meron bang hen aside sa broadcock, no? Or yung rooster or hen na walang similya, hindi nagpo-produce, meron din daw po. Ako nagtatanong ako sa kanya. Pero you can contact him naman, si Doc Dave Galupe. Eh, pati hindi po Facebook niya sa inyo. Alam po ha. Yan, mapakabait na doktor to. Ito po yung Facebook ni Doc Dave. Ayan. Yan po yung gwapo naming doktor na mabait. Madali po yung i-contact nyo. Feel free to reach him out. Tinanong ko na siya tukol dyan. And contact lang siya sa Facebook po. At saka yung program pala, yung sinasabi ko kanina, ito po yun. Ito po ay breeding program ng LDI na sinare niya sa akin. To be honest po, medyo costly talaga yung ano, yung pagpa-priming. I don't want to sugarcoat you na ay maano. Pero maganda po yung resulta po sa mga manok panabong. Sa mga ano naman, sa mga range po, mga native, ganyan-ganyan. Sa subayan o dahilan, mag-ask po kayo assistance dun sa nagbibenta like GM, poultry supply sa aming GM eh. Kasi trained din sila sa mga ganyan. Meron kasing mga liquid eh, para mas makatipid din kayo. Ito, injectable to majority, mga Tyabex, ganyan, pansabong to eh. Pero ako po, kung wala pong available, dun po ako sa program, eh kikita nyo man po no, nagbibigay siya ng, for example, walang Tyabex. Ano pong available na ano sa inyo? Palahin din na Pilamil, ganyan, or ibang brand. Sundin nyo lang po yung 0.5 weekly, ayan. Saka kung maganda yung Regel, kung sa mga stag daw, kasi sabi ni Doc, parang ano yan eh, hormone enhancer eh. So, parang testosterone siya, booster. Pero yung ano, yung Viminolac tablet, anti-stress yan, napakaganda din yan para mag-produce ng ano, siyempre pag mini-stress, maganda yung similya. Napakamalaking tulong din yan. Saka ito din yung ginagawa ni, ano, ni Doc Dave dito sa makikita nyo sa rin, yung feeding program niya. 5 grams of Rivimin, 6K per 6 per kilo sa feeds. Ayan. Sa akin po, wala to eh. Hindi available. So, ang ginawa ko, sumunod na program. Hindi po ako nagbibreed po. Klaro yun, hindi po ako nagbibreed na walang program. May program po ako. Renevise ko lang po. Kumbaga, dun sa ginawa, sinunod ko kayong boss Bobby sa sagupaan na style na 1 kilo na high protein tsaka isang kilong 7 kinds concentrate tsaka 3 kilong breeder pellets. Yun yung mixing dun. Saka po, nagbibigay po ako ng ADE. Ayan po, straight 3 days, umaga tsaka hapon. So, medyo costly pero nakikita nyo noon po, worth it naman. Yung time ko, yung effort ko. Ayan po, magbigay ng tubig. Ganyan, sundin nyo po program yan. Kung available yun sa market nyo, I highly recommend to buy this product po. Okay po yan. Hindi kayo po mawawala, hindi po kayo magsisisi niyan. Mga boss, if you like this video, don't forget to hit like, share, and subscribe.